always do it on my own. Alright guys, we are back again. This is Jabs Divino, of course, coming back at you with another review. At syempre, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay itong Modern World. So ano nga ba si Modern World guys? Kung na-miss nyo yung mga wax games natin guys, at ayun na nga, nagbabalik another new wax play to earn games, Modern World. So ang kanilang website ay modernworlds.io. Yan. So pag-uusapan natin lahat yan, yung kanilang home, about, white paper. Siyempre, we will just gonna run through on the roadmap as well. And then yung cards at yung kanilang mga FAQs. So yan, i-discuss natin lahat yan, yung buong website and information. And later on, eto, ipapakita ko sa inyo yung kanilang game. Ayan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, baka pwedeng makaalambing muna sa iyo guys. Pahimas naman yung like button. Syempre, subscribe mo na rin at kalimbangin mo na rin yung bell para naman updated ka dito sa channel ni Uncle Jabs Divino. Let's go! Alright, syempre simulan natin yung review dito sa kanilang website. No? Sa pinakang homepage makikita nyo dito, tignan natin yung about. No? Ano nga ba si Modern Worlds? No? Sabi dito, it is a revolutionary economic game with a dynamically changing economy. So paano nangyayari yun guys? No? The game's new core mechanic is dynamic prices. Pag sinabi nilang dynamic prices guys, yung cost daw ng mga upgrades and the game shop prices, so yung mga prices dun sa pinakang shop, may shop yan later on, papakita ko sa inyo, are calculated automatically based on the current game state. So yun, nagdidepende siya kung ano yung status ng game. For example, masyadong mataas siguro yung kitaan or yung token, for sure yung mga prices ng mga upgrades and shops prices dun sa pinakang game, tataas din. Pero kung mababa, bababa din. So yun po yung kanilang tinatawag na dynamic prices. No? And the game's economic and dynamic price system encourage the players to increase their city profitability para nga naman kumita kayo, and to keep up with the other players and to be engaged in the game. Para maglaro nga naman kayo guys. No? This is all about, ganun lang siya ka dali, no, intindihin si Modern World. So it's actually a mining game, so similar to the other games on the Wax blockchain. Pero tignan natin, silipin natin mamaya, no, etong white paper, we will just gonna run through on this one, no, later, no. Unahin lang natin yung roadmap, ano na ba yung mga natapos. Okay, September, October, nag-start yung game, nag-conceptualize sila, nagkaroon sila ng economic model creation, syempre nag-design ng game at yung smart contract development under Wax blockchain network. So yun na nga, end October, November, last month nangyari yan. Ang dami nilang ginawa dito guys. Nagkaroon ng game development, social media creation, nirelease na yung website, nag-whitelisted na rin sa Atomic Hub, sisilipin natin yan later on. Syempre nagkaroon na ng mga sale, social media marketing, beta version of the game, and of course yan, may mga building sale event, and nag-launch na rin ng game. So ngayon naman, November to December guys, eto yung mangyayari, magkakaroon sila ng mga new building release. Yung building guys, yun po yung mga NFTs, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo pagpasok natin sa game. So yan, may city attraction release and sale. At syempre, ito yung isang aabangan natin, merong liquidity provision and buyback program. So abangan natin yan, magkakaroon din sila agad ng tinatawag natin na buyback program. And syempre, next year, no, December to January, ito, another social media marketing. Ayan, magkakaroon din sila ng tinatawag na Wheel of Luck Gold and Banking System. Ito po yung backup dun sa kanilang token. Alright? Kasi yung token nila, nag-iisa lang, no, dun sa nakita ko nung nireview ko siya. So, titignan natin yan mamaya sa white paper. Siyempre, magkakaroon din sila ng tinatawag na City Shop Extension, Changing Upgrade Mechanics, magkakaroon ng changes, of course. And of course, more game token usage. Saan nga ba gagamitin yung token? So, ito po yan, no, building. Ito yung kanilang mga NFTs. Different types of NFTs. Meron tayong mga buildings dito, no. May tinatawag sila na class 1 to 3, syempre. Yan, yung lower class. Parang mga rarity to, guys. Meron din silang class 3 to 6, of course. Ayan. Meron din silang class 6 to 9. Nakikita nyo dito. Ayan. And then, of course, meron din silang class 9 to 12. Syempre, higher rarity tong 9 to 12. The higher the class, of course, mas mahal siya. And mas malaki din naman yung gene-generate niya na
profit. Alright, so if you have any question, kung meron kayong mga frequently asked questions, of course, makikita dapat natin yan, i-visit nyo rin yung kanilang Twitter account. So ito yung kanilang Twitter account, guys, silipin natin ng mabilisan lang, no? Meron silang 1,982 followers. I think those followers are legit. Kasi yung ibang games, guys, ang nangyayari, kakagawa pa lang ng game, sobrang dami na kaagad ng followers, thousands of followers, pero hindi naman totoo. But this one, no, at least nakikita natin na legit at hindi sila bumibili ng followers, no? So yun po yun, guys. At syempre, eto nga yung kanilang website. Now, before we move on dun sa kanilang white paper, silipin muna natin, guys, sa Atomic Hub, no? Eto po yung Atomic Hub. Currently, Modern World is number one on Atomic Hub. Pag tinignan nyo yan, guys, no? Sila po yung number one dito sa market. So pag nag-explore tayo dito, makikita nyo, number one collection is Modern World. Grabe. Siyempre, kapag kakakalabas naman ng game, laging nagna-number one talaga, guys. At sila yung pinakamahal. At sila din yung pinaka-profitable, no, as of the moment. So number one collection on Atomic Hub. Okay? Later on, papakita ko sa inyo yung mga NFTs, no? So yan, punta naman tayo dito ngayon sa kanilang website. Balik tayo dyan, guys. At bisitahin natin itong white paper. So i-click nyo lang yan, no, yung white paper. Pwede nyo i-click dito. Pero eto, i-click nyo na rin yung button. Pwede rin yan. So white paper, ano bang meron sa white paper nila, guys? Let's just gonna run through on this one. So white paper, of course, every game has its own story. So basahin nyo na lang kung paano ba nabuo yung story nitong Modern Worlds, no? Siyempre, meron din ditong mga links, no? Yung kanilang mga social media, official URL and links. So nandyan po yung official website. Ayan, tignan nyo, Twitter, Discord, yung Atomic Hub, and meron din sila sa NFT Hive, no? Kung gusto nyo bumili ng mga NFTs. At yung link nung pinaka game. Bago tayo mag-proceed sa game, papakita ko sa inyo, eh, reviewin muna natin itong white paper. So ito po yung mga official links, iwasan yung magkamali, no. Roadmap, na discuss na natin yan, guys, no. Basahin niyo na lang, lalagay ko yung link ng white paper. And then of course, paano ba mag-join sa game? Sige, puntahan na natin how to play, no. Ito po yung pinakang website. Syempre, i-click niyo lang tong play to earn button and you will be redirected to the game website. Ito po yan, then click login. If you don't have account yet, you must register, of course. Ngayon, login lang kayo. Ayan. Tapos connect nyo yung inyong Wax Wallet or kung Anchor yung gamit nyo. On my case, I am connecting my Wax Wallet. Alright? So, approve mo lang. Ito po yung user interface. Napakasimple, no? Very simple user interface. Napakadaling intindihin. Now, meron dyan mga buttons sa baba. You can see the city, inventory, pack, exchange and bank. Ano bang meron yan? Isa-isahin natin. Siyempre yan, sa city, makikita mo dito yung mga NFTs mo na nagje-generate na ng income. On my case, ayan, nakikita nyo, nagje-generate na ako ng token. So yan, pwede natin i-harvest yan later. Papakita ko sa inyo. Pero pakita muna natin inventory. Paano yan nilalaro? So meron kang available inventory. For example, meron akong available NFT dito. Pwede nyo siyang ilagay dito sa buildings para mag-generate siya ng profit. Etong limang NFT na to, nag-generate na siya ng profit. Pwede mo siyang i-click, pwede mo ring unstake. Tapos pwede mo naman i-click yung available, pwede mo siyang i-stake, no? So for example, i-click natin tong stake, ilalagay ko siya sa stake para mag-generate siya ng profit or mag-generate siya ng token or mag-mine siya ng token. Ganun lang kasimple, ang prove lang natin yan, guys, no? Very simple game. So nandito na siya, tatlo na yan. Saan nyo makikita yan, guys? Pagpunta mo sa city mo, this is your city, makikita mo lahat ng buildings mo. As you can see, nag-generate siya. Meron niyang class, profitability, mining per minute, no? So makikita nyo yan sa white paper kung magkano yung kikitain nyo, no? Compute nyo. So eto, kagaya nito, yung aking cornfield, naka-generate na siya ng 17 token, no? MWM token. So etong token na to, i-convert natin mamaya. Tapos ayan, meron pa siya ulit 17 sa kabila. So since medyo marami akong NFT dito na nilagay, mas maganda, no? Now, i-try natin i-claim. You can claim the token one by one by clicking this button. Pwede mo rin siyang i-upgrade. Ang dali lang ng laro, no, guys, no? And then ang gawin natin para hindi ako mahirapan, para hindi isa-isa, meron din ditong claim all. So let's try to claim all. Click natin lahat ng na-generate natin na MWM token. Tingnan natin kung ilan na yung token natin. So let's claim everything we have.
claim all natin to. Tignan natin. Zero dito, guys. Nakikita nyo sa akin, di ba? Zero pa yan. So, kinlaim natin. Wala pa siyang success message. Let's see. Pero mukhang na-claim na siya kasi nag-reset na to. Oh. Nag-reset na. So, let's see. Let's see, no? Ayun! We have 56.733. Kanina, zero yan, di ba, guys? So, eto na yung na-generate ko na token. Simula yan, guys, kaninang 10 a.m. And I am recording right now 6:44 p.m. So, ilang oras lang yan naka-generate na ako ng 56. Palagi na lang natin 56. Magkano ba yan? Okay? Compute natin dun sa aking NFT na meron ako. So, naka-generate tayo hanggang ngayong gabi. Try natin. Meron yan sa Alcor Exchange. Ito, yung ating MWM. Convert nyo sa WAX. So, meron tayong 56. No? Simula kaninang umaga. 56, meron na akong 165 WAX. Magkano yan? 65 WAX, 165. Meron tayong 541 pesos. Nag-start lang yan kaninang umaga. But of course, that will depend kung ilang NFT meron ka. No? Sa akin, ang case sa akin, ito yung setup ng NFT ko. Makikita nyo yung mga NFT na yan, pwede nyo siyang silipin sa Atomic Hub. Ayan, meron pong collection yan. Pag binyun yung collection, makikita nyo yung prices ng NFT and classes. May small house, may house, okay? May cornfield, makikita nyo lahat yan dito mismo sa Atomic Hub. At dito rin, pwede rin kayo dito mismo sa loob, no? Pwede kayong mag-purchase dito ng NFT kung di ako nagkakamali. I-click nyo lang itong pack dito sa loob, alright? Meron niyang shop, okay? You can buy small house, you can buy cornfield, and you can buy windmill. At syempre, yung chances, meron yan, no? Mas mataas yung chance, 8% and 2%, okay? So, yan po yan, guys, no? Yan lang naman so far yung kanilang UI. So, meron na tayo dito 56. Paano mo ngayon yung i-out? So, ituro natin, no, si Kuya Japs. Pag i-out mo yan, pwede mo namang i-exchange, okay? Syempre, pag mag-i-exchange ka, okay, meron tayo dito, meron siyang fee na 8%, no? For now, I'm not sure kung i-exchange ko na siya. Tingnan natin, 56. Ang baba kasi niyan, eh. Pagka-exchange ko na to, submit ko lang, try natin. For the benefit of the viewers, para lang makita nyo. So, let's try to exchange, no? 56. Tingnan natin kung magsa-successful. Tapos, kung mapupunta siya sa ating wallet. Okay? Let's see. 56. Ano nangyari? Ayun, nag-reset na siya. So, I think we have 56 on our wallet. Para malaman nyo, pwede naman tayo magpunta sa Alcor. And then make sure nyo lang na nakakonect yung inyong wallet. So try nating i-connect yung ating wallet. Siyempre, naka-wax wallet ako. So para makita natin kung pumasok ba talaga yung kinonvert natin na token, no? Yung kinash out natin, parang ganun po yun. So ayan, nakita nyo 51. Meron kasing transaction fee, no? Yung nakita natin. So may 8% kasi yan. So sa Alcor may pumasok na 51 MWM token. So kung titingnan nyo, kaninang 10 a.m. Up to 6 p.m., meron na tayong 51 token sa NFT ko. Ilan na yan? So 148 WAX. So kung kukumpute natin, kumita na tayo ng 485 pesos dun sa NFT na meron ako. So ganun po yan kadali laruin, no? So ito yung pinaka gameplay ng Modern World. Madali lang naman siya, guys, no? Now, let's continue dun sa white paper. Tignan natin, balikan natin, no? Ito naman yung pinakang tokenomics. Ayan, basahin nyo yan, no? Sa tokenomics kasi, nag-iisa lang yung token. Meron silang Modern World Money Token na tinatawag. So, MWM, yung kanyang abbreviation. So, nag-start sila with one token only. Pero magkakaroon silang tinatawag na Gold and Banking System. So, sa update nga, nakita natin doon sa roadmap, ito yung magiging backup din siguro nitong MWM token. Alright? So, yan. Sa token issuing naman, sabi dito, guys, to make a smooth game start, the token issuing will start with 30 tokens per minute, sabi dito. No? Issuing rate will slightly decrease over time. So, bababa siya, no? Habang tumatagal yung game mo. So, ito nga, nakikita nyo sa graphics, no? So, 30 token muna yung una, and then pababa siya ng pababa. So, syempre, siguro binabalance din, no? Yung pinakang token reward. So, yun po yun. Now, ito yung
buildings. Nagmamatter yan guys yung issuing rate no sa computation ng pwede nyong kitain. Compute nyo na lang no. So eto yung building no. Sa building meron tayong tinatawag na multi-rank system. So iba't ibang klase ng NFT yan guys. Pwede ka ding mag-upgrade no. Pwede mo yung i-upgrade papunta dito and then of course pwede mo rin i-upgrade papunta dito hanggang sa makarating ka doon. Pero meron niyang mga payment pag nag-upgrade kayo. So eto, meron tayong building income. Dito sa building income, guys, the building income is calculated by the building profitableness variable and the total profitableness between all cities. Makikita nyo po ito dun mismo sa in-game, no? Papakita ko sa inyo mamaya yung total profitableness between all cities. And then, profitableness multiplied by current token issuing rate. So, yung issuing rate na pinakita sa inyo kanina, gagamitin siya sa pag-compute. Okay, so ito yung pinaka-ayaw kong part kasi nagbabago guys ang value ng token. So ayaw kong ipakita sa inyo yung income. Make sure na kayo mismo yung mag-compute based pati sa mga NFT nyo. Kasi yung NFT nagmamatter yan. No? Ang income is building profitableness. Divide nyo lang yan sa total profitableness multiplied by the token issuing rate times the time. No? So yan, yan yung pinakang formula. May formula naman dyan and then sa baba, makikita nyo yung profitableness units. So for example, meron kang small house, kunin mo tong 10 units and then i-multiply mo dun sa formula, sa total profitableness. No? Plus, times 30, token issuing rate, no? Makikita mo yan. Saan mo makikita yan guys, yung total profitableness? Punta kayo dun mismo sa game, makikita nyo yan. And punta kayo sa statistics. Sa upper right corner. Pag click nyo yan, statistic, meron dyang total profitability. Okay. Nasa global tayo, so dyan nyo siya imumultiply, kunin nyo to. No? Para makuha nyo yung per minute, pag nakuha nyo na yung per minute na token na pwede nyo makuha or yung income or yung money, yung tinatawag natin, syempre, imumultiply nyo naman yan ngayon sa times 60 nyo lang siya kung gusto nyo makuha yung 1 hour and then times 24 kung gusto nyo makuha yung daily rate nyo. So, ganun lang siya kadali, no? Ayan, tignan nyo, may table naman dito kung anong unit. So, yung pinakita ko sa inyo kanina na nakuha natin, na cash out natin papunta sa exchange, ang gamit ko dyan, guys, is meron akong tatlong cornfield. So, nagmamatter yun, 46 units based sa computation ko. And then, gamitin nyo yung formula. Okay? Ayoko na ipakita yung computation kasi nagbabago-bago yan guys. Depende sa value ng token. Alright? So yun, mayroong upgrading, may dangerous upgrade. Ito importante guys. Pag nag-upgrade kayo, kung ayaw nyo magbayad, delikado. Okay? Meron kasing upgrade na pwede kang magbayad, mayroong upgrade na hindi. So dun sa dangerous upgrade, ito yung pag ayaw mong gumastos, ayan, without spending a single penny, pero delikado siya kasi yung building mo, pwede siya ma-burn, no? There's a risk of losing a building nakalagay dito in trying to upgrade. So yun, make sure na basahin nyo siya guys, okay? Dito naman, buildings upgrade, dito magbabayad ka lang and then basahin mo yan, pwede kang mag-upgrade ng building. So huwag kayong mag-alala kung small house lang yung nakuha nyo, pwede nyo siyang i-upgrade. Meron lang siyang time of upgrade. Pag pumunta kayo sa building, makikita nyo dito, ayan o, upgrade duration. Pag small house, 3 hours lang siya. Pag house siya, 4 hours and then pag villa, may 5 and 30 minutes. And cornfield, 6 hours. So, ganun, no? Basahin nyo maigi, guys. So, eto, marami pa kayong pwedeng tingnan nandito yung white paper. Ilalagay ko yan sa link ng description ng video. Eto, dynamic shop. Etong dynamic shop, makikita nyo to sa loob ng game. Pinakita ko na yan kanina. So, eto po yan. I-click nyo itong button na may nakalagay na pack. And then, pag-click nyo yan, eto po yung dynamic shop na tinatawag natin. No? Nasa loob yan, may percentage din yan, may mga chances. So, make sure na basahin nyo yan, alright? So, ano pa ba ang kulang natin dito? Claiming of rewards, madali lang naman. Pinakita ko na yung sample kanina kung paano mag-claim ng rewards. May claim all, so nandun lang yan sa game. Staking, madali lang naman tong staking. Nagtatransfer ka lang ng NFT between the game and to your wallet, no? So, withdraw and deposit, pinakita ko na to sa inyo kanina, no? Dun sa unahan ng ating video, balikan nyo, paano mag-withdraw. So, yon at paano nyo siya i-convert sa Alcor Exchange, nandun din yan. May mga leaderboard din yan, and prices. Siyempre, makikita nyo yan sa statistic. Right? Banking system, i-release to, guys, no? Hindi pa siya available ngayon, magkakaroon tayo ng tinatawag na gold. Ito po yung second resource na tinatawag. Kasi meron tayong MWM, which is the Modern World
game token, magkakaroon din ng gold. Ito yung magiging secondary, no? Nakalagay pala dito NFT yata siya. Gold will be used in game market which will be added in the next update. The player can get gold from the bank or by buying it on the marketplace. So yan, nakalagay naman diyan, no? Secondary market, pwede rin. Gold is not a token, nakalagay dito, guys. Gold can be deposited or withdrawn from the game as NFT. Ayun, nakalagay naman na pala. So, NFT nga siya, guys. Hindi siya token, ha? Tandaan niyo yan. Pero magiging backup siya, no? Ang galing nung concept, hindi natin alam kung paano nila ginagawa yun. Pero yun yung pinaka-concept niyan. Gold usage will be introduced in the upcoming update. So, eto yan. Okay? This is only issued in the in-game bank and has determined issuing rate. So, eto yan. Makikita nyo dito yung mismong bank sa game. Ayan, pinakita ko na yun actually kanina dito. Meron tayong menu sa mismong game. Meron dyang menu na bank. Pag tinignan nyo yan, kinlik nyo, makikita nyo dito, unclaimed gold. So, wala pa kasi hindi pa po na i-introduce or hindi pa nare-release yung gold, no? So, ayan po yon. Now, ano pa bang kulang natin dito? Ayan, meron yung mga locking period and multipliers. I-check nyo na lang din dito, no? 0 days, 1, 7 days, 1.15 multiplier. So, ayan yun. Meron din silang referral program, guys. So, if you want to be, to play, no, with your friends, meron ding referral program na tinatawag. So, yun. I-click nyo lang to, nasa inyong game. Then, copy to clipboard, bigay nyo sa inyong friend, invite nyo, no? Nandito naman po yan, eto yan. Yan, yung button na yan. So, yan. Kung maglalaro kayo nito, guys, ilalagay ko na rin yung referral ko, no? So, yan. Gamitin nyo na lang din, okay? So, ano pa ba? Ano pang nakalimutan natin dito? Kompleto na yan. Buildings na discuss na natin. Okay, ito yung mga iba't ibang klase ng buildings. Makikita nyo yan sa marketplace, mabibili nyo yan sa Atomic Hub. Meron ding access to the City Pass. Ito, mabibili nyo rin yan sa Atomic Hub. So, exclusive yan. Limited lang yung supply. 200 pieces lang po yan. So, passes don't have in-game usage for now. Wala pa to ngayon. So, for future siguro to, no? Kaya malalaman natin kung anong gamit niyan. So, blueprints. Ayan, i-check nyo rin. May mga blueprints din. May mga information naman po yan. Okay? Meron ding building packs. So, ito. Only 200 big building packs will be sold. So, 200 lang yan. Ito yung mga chances pag binuksan nyo, no? So, ayan, 27%, 25%. So, basahin nyo na lang. And then, additional, ito namang token exchanges. Pinakita ko na to kanina dun sa Alcor Exchange. Ito din po yan, guys, no? Yung Alcor Exchange. So, nakita nyo naman kung paano magpalit. Nagpalit tayo, no? And then, buildings, meron na yan. Token exchange, disclaimer. So, yun lang. Yun lang po yung nandito sa kanilang white paper. So, very simple lang naman yung game, no, guys, kung titignan nyo. It's similar to the games na nilalaro na natin before sa Wax Blockchain Network. So, yun lang, guys. That's it for this video. Hopefully, meron akong na-introduce sa inyo na bago na namang Wax play-to-earn game. So, this is Modern Worlds. Thank you very much for watching. At syempre, yun lang. Peace! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my